araw sa inyong lahat. Malugod namin kayong tinatanggap dito sa Quaternos. Tara at samahan nyo kaming dalawa ni Super K Plus sa paglinang ng mga kwentong mapupulutan natin ng mga aral. Mayroon akong dalawang versyon ng Alamat ng Saging na ibabahagi ko sa inyo. Tara at simulan na natin ito. Noong unang panahon sa isang nayon ay may magkasintahan. Sila ay si Juana at si Aging. Labis nilang minamahal ang isa't isa. Ngunit, tutol ang mga magulang ni Juana sa kanilang pag-iibigan. Gayunpaman ay di ito alintana ni Juana. Patuloy pa rin siyang nakikipagkita kay Aging. Isang araw, naabutan sila ng ama ni Juana. Bigla itong nagalit at hinabol ng taga si Aging. Naabutan ng ama ni Juana ang braso ni Aging at ito'y naputol. Tumakas si Aging at naiwang umiiyak si Juana. Pinulot ni Juana ang putol na braso ni Aging at ito'y ibinaon sa kanilang bakuran. Kinabukasan, gulat na gulat ang ama ni Juana sa isang halaman na tumubong bigla sa kanilang bakuran. Ito'y kulay luntian, may mahahaba at malalapad na dahon. May bunga itong kulay dilaw na animoy isang kamay na may mga daliri ng tao. Tinawag niya si Juana at tinanong kung anong uri ng halaman ang tumubo sa kanilang bakuran. Pagkakita sa halaman, naalala ni Juana ang braso ni Aging na ibinaon niya doon mismo sa kinatatayuan ng puno. Nasambit niya ang pangalan ni Aging. Ang punong iyan ay si Aging, wika ni Juana. Magmula noon, ang halamang iyon ay tinawag na Aging at sa katagalan, ito'y naging Saging. Aral na mapupulot sa bersyon ng saging ito. Ipaalam sa magulang kung ikaw man ay may kasintahan na. Kung hindi sila pumayag sa iyong relasyon, ay huwag maging matigas ang ulo at sundin na lamang sila upang maiwasang magkalamat ang relasyon sa iyong magulang. Kung tutol man ang iyong mga magulang sa iyong pakikipagrelasyon, ipaunawa ng maigi sa iyong mga magulang kung bakit siya ang iyong tunay na minamahal. Dahil walang problemang hindi nadadaan sa magandang usapan. Sa isang nayon ay may mag-anak na tahimik na namumuhay. Ang lalaki ay si Mang Bino at ang babae ay si Aling Pasita. Ang kaisa-isa nilang anak ay si Tina. Lumaking maganda si Tina kaya't maraming nangibig sa kanya. Ngunit mataas ang pangarap ng mga magulang para sa kaisa-isang anak. Kaya kapag mahirap na binata ang pumapanhik ng ligaw, ay pinapakitan ito ng masamang mukha ng mag-asawa. Malimit pang pagparungingitan ang mga maralitang mangingibig na sayang lamang ang taglay na kagandahan ng kanilang anak kung ang magiging kapalaran nito ay isa lamang maralitang isang kahig isang tuka. Kabilang sa mga naakit ay kay Tina ay si Rading. Makisig siyang binata, may magandang asal at may likas na kabaitan. Ngunit, siya ay isa lamang maralitang magsaka kaya't sa kabila ng mga katangian ng binata ay tutol na tutol sa kanya ang mga magulang ni Tina. Sa kabila ng pamimintas sa binata ng mga magulang ng dalaga ay tinanggap pa rin ni Tina ang iniluluhog na pag-ibig ni Rading. Nagsumpaan silang walang magtataksil at tanging kamatayan lamang ang maaaring humadlang sa kanilang pag-iibigan. Lihim na lihim ang kanilang pagsusuyuan sa pangambang malaman ito ng mga magulang ng dalaga. Ang kagandahan ni Tina ay nakaabot sa pandinig ni Don Bruno
Siya ay naninirahan sa kabayanan at nang mabalitaan niya ang tungkol sa kagandahan ng dalaga, ay ipinasya niyang pagsadyain ito sa nayon. Lulan ng magarang kotse, ang biyudong si Don Bruno ay nagtungo sa tahanan ng dalaga. Sa pamamagitan ng pagtatanong ay natuntun niya ang tirahan nito. Nakipagkilala siya sa mag-anak at gayon na lamang ang pag-istima na mag-asawang mangbino at aling pasita sa mayamang panauhin. Naging madalas ang pagdalaw ni Don Bruno at di nagtagal ay nagtapat ng pag-ibig sa dalaga. Tinanggihan ni Tina ang inihahandog na pag-ibig nito. Naging mapilit ang biyudo kaya't napilitan ang dalagang tapatin ito na wala siyang pag-ibig dito at ang puso niya ay nakasanla na sa iba. Ayaw maniwala ni Don Bruno dahil liban sa kanya, wala raw naman siyang nakikitang pumapanik ng ligaw sa dalaga. Ito ay sapagkat napakahigpit nga ng mga magulang ni Tina. Sinabi rin niyang hindi siya titigil ng panunuyo sa dalaga. Maliban na lang kung mapatunayan niyang may katipan na nga ito. Sa sandaling mangyari ito, nangako siyang hindi na niya ito gagambalain pa. At kung ipagtatapat ng dalaga kung sino ang katipan nito, ay hindi niya sasabihin ang lihim kahit kanino. Sa kagustuhan ni Tina na tumigil na sa paniligaw ang matanda, ipinagtapat niya na si Rading ang kasintahan niya. Hindi nagpahalata ng sama ng loob ang biyudo, ngunit may lihim siyang binabalak upang mapasakan niya ang dalaga. Isang araw na umalis si Tina at sumama sa kaibigan sa pamimili sa kabayanan, ay kinausap ng Don ang mga magulang ng dalaga. Ipinagtapat niya sa mga ito ang tungkol kina Tina at Rading. Gayon na lamang ang galit ni Mang Bino, ngunit sinikap ni Don Bruno na mapaglubag ang kalooban ng ama ni Tina. Iminungkahi niya na kung papayag ang mag-asawa ay ibig niyang makasal sila agad ni Tina. Palibhasa'y mayaman, hindi tinutulan ng mga magulang ng dalaga ang plano ni Don Bruno. Napagkasunduan nilang idaos ang kasal sa lalong madaling panahon. Simula noon ay hinigpitang lalo ng mga magulang ang dalaga. Hindi na siya pinalalabas ng bahay nang walang kasama. Ang palaging kasama niya sa anumang pupuntahan ay ang kanyang ina. Ang lihim na pagkikita ni Rading at Tina ay naputol. Hindi malaman ng binata ang gagawin upang makausap ang katipan. Malimit na aali-aligid siya sa tahanan ng mag-anak upang masilayan man lamang ang minamahal. Subalit lagi siyang umuuwing bigo. Isang tanghali ay nakita niyang mag-isang umalis ng bahay si Aling Pasita. Dala nito ang basket na kinalalagyan ng pagkaing ihahatid sa asawang nag-aararo sa bukid. Dati-rati kasama ng ina ang dalaga. Hindi niya ito iniiwang mag-isa sa bahay sa pangambang magtungo roon ang kasintahan at magkausap ang dalawa. Nang tanghaling iyon ay hindi napilit ng ina na sumama si Tina sa paghahatid ng pagkain sa bukid. Dumaing ang dalaga na masakit ang kanyang ulo at nang damahin ng ina ang noo ng anak ay mainit at tila may sinat nga ito. Pagkaalis ni Aling Pasita ay dali-daling tinungo ni Rading ang tahanan ng mag-anak at nagpatao po. Nang marinig ng dalaga ang tinig ng kasintahan, ay pinilit niyang makabangon kahit masamang masama ang kanyang pakiramdam. Pinatuloy ni Tina ang binata at magkaharap silang naupo sa dalawang silyang napapagitnaan ng isang maliit na mesa sa may tabi ng bintana. Sabik na nagkamustahan ang magkasintahang matagal-tagal ding di nagkita. Palibhasa'y noon lamang muling nagkita, hindi matapos-tapos ang pagbabalitaan ng dalawa. Libang na libang sila sa pag-uusap at hindi nila pansin ang kapaligiran. Hindi nila namalayan ang pagdating ng humahangos na si Mang Bino, kasunod ang umahabol na asawa. May nakapagbalita pala kay Mang Bino sa bukid na nasa kanilang bahay si Rading, kaya't napasugod ng uwi ang matandang lalaki.
Galit na galit ang ama ni Tina pagkakita sa dalawang nag-uusap sa tabi ng bintana. Hawak ang matalim na gulok ay biglang sinugod ng matandang lalaki si Rading at biglang tinaga ang kamay ng binata na nagkataong nakalawit sa bintana. Palibhasa ay mababa ang bahay ng mag-anak kaya nakuhang abutin ni Mang Bino ang kamay ng binata. Naputol ang kamay ni Rading at bumagsak sa lupa. Napatili si Tina at nawala ng malay tao nang makita ang pagyayari. Sapo ang dugo ang bisig ay tumakbong pauwi ang binata. Kaagad siyang isinugod sa kabayanan upang dalhin sa pagamutan doon. Subalit sa daan pa lamang ay nalagutan na ng hininga ang binata dahil sa dami ng dugong nawala sa kanyang katawan. Ang kabayanan ay lubhang malayo sa kanilang nayon. Nang magkamalay si Tina ay nasa loob na siya ng sariling silid. Ang namulatan niya sa kanyang tabi ay ang kanyang ina. Itinanong niya rito si Rading at ang kanyang ama. Napahagulgol siya ng panangis nang malaman niyang ang binata ay hindi na umabot sa pagamutan at ang kanyang ama naman ay dinala ng mga may kapangyarihan. Nagpumulit siyang bumangon at hindi napigil ng ina sa paglabas ng bahay. Tinungo niya ang lugar na kinabagsakan ng kamay ni Rading at buong pagmamahal na niyakap ang putol na kamay. Ibinaon niya ang kamay sa kanyang halamanan. At sa umaga't hapon sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ay hinahaplos-haplos niya ang lupang nakatabon sa kamay ng minamahal habang lumuluhang sinasambit-sambit ang Rading, Rading. Hindi nagtagal ay may tumubong halaman sa pook na iyon at nang namunga ay katulad na katulad ng mga daliri ng kamay ni Rading. Kumalat ang balita sa nayong iyon at naging paksa ng usapan ang kamay ni Rading. Tinawag ng mga tao ang bunga ng naturang halaman na kamay ni Rading. Nang lumaon ay ipinasya nilang tawagin itong saging. Mga aral na mapupulot natin sa bersyong ito. Ang pagiging matapobre ay walang mabuting maidudulot kanino man. Kung ang iyong anak ay umibig man sa dukha, maaaring ito ay may dahilan. Kausapin ng masinsinan ang anak dahil wala namang bagay na hindi nakukuha sa mabuting usapan. Gayon din naman sa mga anak, iwasang maglihim sa mga magulang upang maiwasan ang gulo sa pamilya. Huwag maging mapilit lalo na sa pag-ibig. Kung ayaw sa iyo ng taong iyong minamahal, respetuhin ito at huwag nang ipilit ang iyong sarili. Maaaring may ibang taong nakalaan para sa iyo kung ikaw lamang ay marunong maghintay. At dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa araw na ito. Magkita-kita muli tayo sa mga susunod na kwentuhan. Muli, magandang araw sa inyong lahat. Paalam!